Yung naman ang masarap ng ngiti yung katabi mo, sabi sa katabi mo, masaya ako, nandito ka ngayon. Para ang saya sa inyo po talaga, halatang halata po yung saya po ninyo. Okay, bigyan nyo po ng masarap ng ngiti yung katabi po ninyo. Ayan, sige po, no, sabi mo sa katabi mo, masaya ako, nandito ka ngayon. Ayan, okay po. Ayan, para may issue ka sa katabi mo, ha? Okay po. No, so, for the past weeks po, we went through the Holy Week, no, and the whole Christian community celebrated. We talked about the Palm Sunday. Nakita po natin ilang iba't ibang mukha ng mga tumatanggap sa Panginoon. Like the crowd, like po ng mga tao na talagang opposition at maging even mga disciples. At last week po, we talked about the resurrection of the Lord Jesus Christ at nabigyan po natin ng emphasis yung dalawang katabi ng Panginoon. Tama? They have that boldness. Yung isa po, boldness sa kasamaan. Kasi ang sabi niya, kung ikaw talaga yung Diyos, ikaw yung tagapagligtas, patunayan mo yung napatunayan mo. Bumaba ka dyan at iligtas mo rin kami. But the other one, anong sabi niya? Kung alalahanin mo ko, kung nagahari ka na. At ang sagot ng Panginoon sa kanya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Kaya magugulat po kayo, kung yun po ay umakyat ng langit, maaaring sabihin ng mga tao, bakit nandito ka? Criminal po siya, tama po ba? No, he is not worthy, pero alam natin na maaaring sabihin niya, kasi yung tao na nandoon, pinakong kasama namin, yung nasa gitna, sinabi ko lang sa kanya na alalahanin niya ako pag nag-ahari na siya. At ang sabi niya sa akin, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Amen. So, ibig sabihin, tinuturo po sa atin ng Panginoon na mayroong biyaya ang Panginoon sa atin, anuman po yung ating lagay. Pero mayroong dalawang boldness na naandoon nakita po natin, yung boldness sa masama at boldness sa pagtitiwala sa Panginoon. At yung great boldness ng pagtitiwala sa Panginoon ay mayroong pong malaking na idudulot sa ating pong buhay, sa ating pong pananampalataya at sa ating pong hinaharap. And I believe yung katabi niyo po, sino rito nagpapasalamat dahil there is someone bold enough to invite you sa church. There is someone bold enough to share you the gospel. There is someone bold enough to connect to you, to help you nung panahon ikay mo pagkailangan. At hindi mo pa naintindihan, tinatawanan mo pa kung ano yung kanyang ginagawa dahil gusto kanyang dalhin sa Panginoon. Amen. Sino rito nagpapasalamat doon? No, yung title ng topic po natin kasi ngayon is praying bold prayers. Praying bold prayers. So, mayroon po siyang subtitle is Lord, make me bold. No, Lord, make me bold. And bago po tayo magtuloy doon, no, I'd like to for us to declare this. Again, yung Bible declaration po natin. Okay, meron po ba tayo dyan? Because we believe that the Word of God is the manual of our life, and we believe na every time na susundin natin ang salita ng Diyos, meron pong gagawing malaking bagay ang Panginoon sa ating pong buhay. Amen? At pwede po ba i-declare natin to by faith, no po? No? Samahan niyo po ko, if you have your Bible, grab hold of your Bible, your physical Bible, or your Bible app, at ating pong buksan ito, at ating pong i-declare ito habang tayo po, no, may pananampalataya, continuing, desiring, na whatever yung pag-usapan po natin mamaya, ito po yung gagawin ng Panginoon. Ready? On the count of three, begin. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess, my mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name, and all God's people say, Amen. Let's have a word of prayer. Father, we thank you and we honor you sa oras po na ito. Lord, we acknowledge na apart from you, we can do nothing. And Lord, we believe that as we follow and obey you and boldly proclaim, Lord, yung mabuting balita, Lord, we know, sasamahan niyo po kami, Panginoon. At tinangki namin, Panginoon, because of that, we are living our purpose. At alam namin na dadakila, naluluwalhati yung inyong pong pangalan. Pagiging dapatin niyo po na sa aming pag-aaralan yung salita, makilala po namin kayo sa isang mas malalim na level. At mas malalim na pagsunod
yung aming pong magawa. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po kami. Holy Spirit, be with us. Knowledge, wisdom, and understanding sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray. And all God's people say, amen and amen. Yes. Di po, tuloy natin yung palakpak sa Lord. Amen. Okay. So yung title ng topic po natin ngayon is Praying Bold Prayers. No, praying bold prayers. Lord, make me bold. Lord, make me bold. Bago po ako magtuloy, tatanungin ko po, taas lang po yung kamay. Sino rito, naniniwala ka sa kapangyarihan ng prayer? Taas yung kamay, naniniwala ka that there is power in prayer. No po? Wow, grabe. Okay. Ito susunod na tanong ko. Sino rito, kahit na naniniwala ka that there is power in prayer, nakita mo that yung prayer life mo needs improvement. No, kailangan mayroong pang itataas, mayroong pang igaganda, may ititindi pa yung prayer life mo. Taas yung kamay. No? Ayan, hallelujah. Amen. Wow. And you know what? It's amazing. And maaaring, alam niyo po yun, nakaka-amaze kasi bakit? Sa kabila ng naniniwala tayo that there is power in prayer, still, we see that we maybe miss out or maybe lack something dun sa ating pong prayer life. And there is still room for improvement. No, at tingnan niyo po, no, merong power yung prayer. Kasi maaaring tayo, hindi tayo ganun mag-pray. Kasi bakit? Maaaring hindi tayo ganun mag-pray. No? Kasi sinurito, may mga kakilala kang prayer. Yung pag nag-pray sila, parang ang galing mag-pray. Yung parang grabe, lalo pag ano, yung nag-pray na parang may pogi points. Yung pag nag-pray, yung merong verses na sinasabi, yung parang, Lord, no, sabi na Philippians 4:19, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Parang grabe, ang tindi, ang galing mag-pray noon. Di ba? Kaya yung pag meron kayo narinig na prayer, no? No, yung prayer na, tipo na yung, meron siyang binabind, meron siyang binabind, yung ginagapos niya yung kaaway. No, yung, in the name of Jesus, ginagapos ko yung kaaway, ginagapos ko yung karamdaman, in the name of Jesus. Narinig kayo ng ganun prayer? Galing mag-pray, no? Ang tinti mag-pray, no? Very powerful, di ba? At minsan, natingin natin parang, lalo pag kayo nag-pray tayo, kasi narito yung pag nag-pray ka, lalo pag yung nag-prayer mo, meron nag-amen, yes Lord, amen, hallelujah, amen. Yung may sumasagot dun sa prayer mo, parang wow, ang sarap mag-pray, parang ang tindi ng prayer. But you know what, sabihin ko sa inyo, si pastor po, minsan ang tingin ko, I'm a prayer failure. Bakit? Wala pong ganun eh. No, at minsan ang tingin ko, pag nagpe-pray po ako, parang ang nabobore ata si Lord pag nagpe-pray ako. Meron ba kayong ganun? Meron bang ganun dito? Parang tingin ko, parang naboboring siguro si Lord sa prayer ko. Pero you know what? The disciples, no, kung maalala po natin, they prayed bold prayers. Bakit? Kasi ang pagsunod kay Jesucristo, kailanman po hindi naging madali. Dito po ba kayo mga kapatid? They prayed bold prayers. Bakit? Kailangan po nilang ipakita sa daigdig nito na mahal sila ng Diyos at gusto silang iligtas ng Panginoon. Kaya yung prayer po nila is very bold. And in Acts chapter 4, no, kung alam niyo po yung chapter po na yan, si Peter and si John po, yun po yung time na papunta po sila doon sa templo. At nung papunta po sila sa templo, no, alam nila, daladali nila na si Jesus ay nabuhay, siya ay namatay, at muli siyang nabuhay. Alam po nila yon, no? At nung time na yon pinipreach po nila yan, at nung papunta sila doon sa templo, meron po sila nakitang lumpo for 40 years, lumpo. But because of the miracle power of God, kumikilos sa buhay po ni Peter, ni John, no, yung taong ito, nakalakad po. At nung nakalakad po ito, nabalitaan po ito ng mga Sanhedrin. Grabe, no? At nung nabalitaan po ng mga Sanhedrin, pinahuli po sila, no, ng mga priests, ng mga Sadducees, yung captain ng temple guard, galit na galit po sila. Pinatawag po nila si Peter and si John, and you know what? It's never a good day. Patawag ka, di ba, ng mga leader ng bayan. At you know what? The next day, no, sila po ay pinakulong. At nung pinakulong po sila, kasi akala kung ano yung kinukwento nila, parang may kulto na tinuturo itong mga to. Ah. Kasi namatay, muling nabuhay. Sino yan? Jesus na yan. So, tingnan natin, no? Nung kinulong po sila at kinabukasan po, nilagay po sila sa trial before nung Sanhedrin. At habang sila po ay napapaligiran ng mga Sanhedrin, alam nyo po,
tinanong sila, kaninong kapangyarihan at kaninong authority nyo ginagawa yung mga bagay na yan? Kaninong authority nyo ginagawa? At you know what? Sumagot po sila dun sa Acts chapter 4, verse 10. Okay, ito po yung sagot po ni Peter. Sabi, "Let me clearly state to all you and to all the people of Israel that he was healed by the powerful name of Jesus Christ, the Nazarene." He was so bold. No, pero naman napapaligiran siya ng napakaraming tao, mga Pharisees, Sadducees. But really, he was bold. Sabi niya, "The man you crucified, but whom God raised from the dead." Wow. Yung pinapako niyo, pinahirapan niyo, pero binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay. Alam niyo po, napakatindi nitong kanya pong ginawang ito, yung statement niya po. Kasi hindi naniniwala ang mga Pharisees and Sadducees doon sa resurrection. Pero alam niyo po, binabanggit rito na pinatay niya siya, pero ang Diyos binuhay siyang muli. Sinasabi po rito ni Peter na ang Diyos nagde-declare, digmaan to. Hindi to biro, digmaan ito. That's why yung prayer po nila, yung desire nila, they want to be bold for Jesus Christ. Pinapatay nyo siya pero binuhay siya ng Diyos, digmaan ito. Amen. At maganda po, ang kakampi nila ay langit. Amen. Pag ikaw po pala yung sumusunod sa Panginoon, nakakampi mo ay langit. Amen. No, at tignan nyo po, sabi ng verse 13, sabi, the members of the council were amazed when they saw the boldness of Peter and John. And they could see that they were ordinary men with no special training in the scriptures. They are unschooled, di po sila pumunta ng Bible school. Wala po silang formal education, mangingisda po sila. But you know what? The people were amazed. Bakit po sila na-amaze? Because itong mga taong to, hindi nag-aral, pero they have that boldness. Hindi sila natakot. No, they are ordinary men. Alam nyo po, nakakatuwa po kasi, if you will look up yung meaning po ng ordinary men, in the Greek, ang ibig sabihin po niyan, idiotes. Idiotes. In English, idiots. These are idiots. Sa Tagalog, sorry for the word, maybe sabihin natin, mga mangmang. No? Mga mangmang. Pero alam niyo po, kahit sa kabila po nun, na-amaze yung mga tao. Kasi itong mga tao, mangmang, hindi nag-aral, walang alam. Pero alam, no, andoon po yung heart nila, yung boldness nila to proclaim the good news. Kaya lang, mayroong dilema. Kasi alam niyo po yun, may dilema. Bakit sila na-amaze? May dilema kasi eh. Itong mga to, gumaling yung paralitiko for 40 years na ganun, gumaling. At ngayon nakatayo dito. Yun ang isang hindi nila maalis, no? At dahilan na talagang ebidensya na totoo yung sinasabi nila Pedro. No, kaya, pero ang gusto nila, pigilan na lang nila itong mga taong to, sila Pedro. At ang gagawin nila, no, wag na kayong mag-preach. Sinabihan sila, huwag na kayong mag-preach. Dahil pag nag-preach kayo, ipapahagupit namin kayo. Ipapakulong namin kayo. At even, they are going to die. Hanggang kamatayan, pwede silang ipapatay. Pero alam niyo po, nag-pray po sila. At alam niyo po yung pinag-pray po nila. Diba? Commonly po, pag tayo po ay nag-pray, diba? Commonly po, pag nag-pray po tayo, ito po yung prayer natin, yung safe prayer. No, meron po tayo yung safe prayer. Ano po yung prayer natin? Yung safe prayer, yung "Be with us, Lord. Lord, protect us, Lord. Lord, i-bless nyo kami." Di ba? No, Lord, be with us, Lord. Protect us, Lord. Bless us, Lord. Lord, para bang ano, Lord, pupunta kami po ng mall. Lord, I pray, God, i-bless nyo kami, Panginoon, no? Parang no Holy Week. Diba? Lord, i-bless nyo po kami, samahan nyo po kami, ingatan nyo po kami. Lalo na babalita po ngayon tong Holy Week, patay daw po kayo. Kaya pati hindi namamatay si Lord, nananatili siyang buhay. Amen? No, Lord, be with us. Samahan niyo po kami. Mag-outing po kami, Lord. Nawa ay magkaroon po kami ng magandang parking space. It's a safe prayer. But you know what? Hindi ganun ang prayer ni Peter and James. Hindi sila nag-pray na, "Lord, keep us safe. Lord, protect us. Lord, give us comfort, Lord. Lord, huwag niyo hayaan na. Lord,
Yung mga taong to gusto kaming patayin, Lord, huwag niyo ngayon. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Ingatan niyo kami, Lord. Iadya niyo kami sa anong masama. Huwag mangyari yung mga pinaplano nilang pangit. Hindi ganun ang prayer nila. Tingnan niyo po ano sabi po ng verse 29 ng Acts chapter 4. Sabi po nila, ano pong prayer po nila? Acts 4:29. And now, O Lord, hear their threats. Ito na po yung isang dangerous prayer. Anong pong prayer nila? And give us, your servants, great boldness in preaching your word. Ano hiningi nila? Hindi safety, hindi comfort, hindi blessing, hindi favor. Ano sabi niya lang? Lord, make us bold. Make us bold. Bilang inyong mga lingkod, Lord, we want to be bold. They're praying, Lord, bigyan niyo kami ng unshakable spirit. Meron kami, Lord, unshakable conviction na i-preach yung word ninyo. Lord, dahil mayroong spiritual urgency, maraming taong mapapahamak pag hindi kami nakasunod. Dahil naniniwala kami, pag sumunod kami sa inyo, mayroong milagro mangyayari, mayroong mga taong maliligtas. And the people were amazed dahil po sa kanilang boldness, though they are idiotes. They are idiots. Ito yung tanong ko po sa bawat isa po sa atin. How amazed are people by your boldness? How amazed are people by your boldness? 1, pinakamababa. 10, pinakamataas. Maybe if you're modest enough to answer, Pastor, mga ano ko, 7 or 8. But actually, you're a 9 or a 10. Bakit? Kasi kahit saan ka pumunta, nakikilala ng mga tao na ikaw ay anak ng Panginoon dahil palagi ka nagpapahayag ng mabuting balita. Nakikita sa iyo yung pag-ibig ng Diyos. No, nandun palagi lahat ng sinasabi mo ay patungkol sa Panginoon at sa bagay na gagawin ng Diyos sa daigdig na to. Na minsan nga hindi ka nagsasalita, nandun ka lang. Pero yung mga tao na babago yung buhay, kung meron mang silang iniisip na masama, no, hindi natutuloy dahil nandun ka. Or maybe, Pastor, ako po ay mga 2 or 3 kasi hindi po ako ganun. Hindi ako ganun kaingay, hindi ako ganun kabold para sa Lord. No, ayan, 2, 3, ito yung mga tipo na, alam mo yun, yung sabihin ng kasamahan sa trabaho, mga 3 taon, 4 taon na magkasama, tapos sabihin, oh, Christian ka? Talaga, Christian ka? May mga tipo na, ano, alam mo yung classmate mo siya simula elementary hanggang mag-graduate na kayo ng high school. Tapos sabihin nung graduation, nung nakita, naglagay ka ng form, no, nilagay mo, born again Christian. Talaga? Christian ka? O, hindi nga. Okay, sa ibang salita, paano sinabi, talaga Christian ka? Simula elementary pa, hindi ko kasi nakita, wala kasing ebidensya. Walang ebidensya na namatay si Jesus sa'yo. Walang ebidensya na binigay niya yung buhay mo sa'yo. Yun po yung ibig sabihin noon. And the question is, how amazed are people by your boldness? To tell you, I'm not a bold person, but when I came to know the Lord Jesus Christ, everything that I do, I always think, pwede kong gawin. No, na hindi lang ako magtuturo, but I will make disciples. I will make disciples. Hindi po, madali po magturo ng Bible, but making disciples is another thing. And I remember po, when I was given a chance no po, na ako po ay magturo sa grade 5. Grade 5 students po, na dahil yung kanilang teacher, parang meron nangyari, ay substitute teacher. At nung time po na yon, inisip ko, anong pwede kong gawin? Diba? Anong pwede kong gawin? And you know what? The time na ang ginawa ko po, I stood up and thinking, grade 5 students, pwede po bang magamit ang grade 5 students? Pero napanood natin, sabi, kakasaka ba sa grade 5? Diba? But you know what? I was challenged of sharing the good news sa grade 5 students. And you know what? Yung time na yun po, no, nag-evangelize po ko sa kanila, nag-consolidate ako sa kanila na hindi po nila alam. And I told them that there is warfare. No, that alam niyo po, we even went outside. No, kung anong tinuro sa kanila, ginagawa po nila sa labas. No. And
these young people, sabi ko, pag lumalabas po kami, yung grupo na kasama ko, may kasama po akong dalawa, yung the rest ng mga yon, nakatatlo po sila and they were praying. And you know what, no, lumalabas po kami rito and alam niyo, na-raise up po yung mga kabataang ito, no? And may isa po tayong leader po, nagaling po dun sa batch na yon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, no? Grade 5 student. Coming to think, grade 5 student, given that opportunity for us to be used by God with boldness. And even po, in my life po, no, nabalitaan ng mga friends ko way back in high school na ako po ay pastor na at sabi nila, pastor, pastor ka na raw? So hindi po pagalang, kundi pangungutya. But dumating po yung time talaga, even, no, I shared the word sa aking classmate, my best friend. And noong time na yun, parang sabi ko, okay, parang wala naman nangyari. But she received the Lord. And natuwa po ako kasi nung nakausap ko siya last time, parang 4 weeks ago, because she had a problem po, no? Nagkaroon siyang problema, she was hospitalized. Noong nakausap ko po siya, alam niyo po, meron siyang, sabi niya, malakas talaga ako sa Lord, alam ko. Bakit? Kasi meron akong kaibigan na alam ko, palagi akong pinapanalangin, palagi akong nilalapit sa Diyos. Hello po mga kapatid. And that was after a very long time na hindi po kami nagkakausap. Kung titignan niyo po si Peter and John, the people were amazed at them. Hindi po sila nag-aral. Ibig sabihin po, yung boldness o yung biblical sense ng boldness, hindi po siya isang personality trait. Bakit? Kasi nung nag-pray po sila, after noon, nagkaroon po ng pagbabago yung kanila pong buhay. Ibig sabihin, no, kahit normally timid po sila, but introvert sila, hesitant person, pero dahil doon, they prayed and God made them bold. The Holy Spirit made them bold. No, generally, hindi po sila outspoken, pero naging outspoken sila, naging confident person sila. And they are known as people na hindi nag-shrink back, hindi nag-backslide. Why? Because part ng kanila pong prayer, Lord, make us bold. Acts 4:29-31. Sabi po, and now, O Lord, hear their threats and give us your servants great boldness in preaching your word. Stretch out your hand with healing power. May miraculous signs and wonders be done through the name of your holy servant, Jesus. And in verse 31, after this prayer, the meeting place shook, and they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. Anong sabihin? When we pray this dangerous prayer, when we pray this bold prayer, na Lord, make me bold. God can change someone who is timid, takot, pero nababago ng Panginoon because they prayed a bold prayer. Alam niyo po, after ng prayer, everything changed. They prayed, make us bold. No, and you know what? Lumabas po sila, they became bold. Why? Because the Holy Spirit, no, changed their lives. Hindi po ito yung parang, sige, makinig ako ng Christian music, di ba? Tapos, yung pinakamatinding Christian music, tapos, tapos, pagdating, pump up ka, Jesus! Hindi po ganun. They prayed to the Lord, Lord, make me bold. It is part of their prayer. And they prayed and they were filled by the Holy Spirit and they were empowered, emboldened by the Holy Spirit. Alam niyo po, pag hindi natin naintindihan ng Holy Spirit, pag mali yung pagkaunawa po natin, kasi minsan nakakala natin ng Holy Spirit, nagko-convict na, nagko-comfort, nag-guide, nagbibigay ng gifts, nagdodraw ng people sa atin, sa Kanya, sa Lord, at ng people sa Lord. But kapatid, remember that the Holy Spirit also empowers. Nag-empower din po ang banal na Espiritu. Kaya yung prayer po nila, Lord, make me bold. They prayed that they experienced the Holy Spirit kumikilos sa kanilang buhay.
Kasi you are praying, Lord, make me bold. I want to do great things for you. That's why the Holy Spirit is really there to activate yung naandun na po sa atin. And they preach in tongues. No. And may mga different ways of boldness na pwede natin gawin. When we pray, Lord, make me bold. Kasi sa panahon po natin ngayon, na makita mo yung generation, lalo yung younger generation, kung paano sila manamit. If you're a Christian, Lord, make me bold. Ako po yung magdadamit modestly. I will keep myself. Hello? And if you're a Christian, Lord, make me bold. Ikaw yung tao na hindi ka lang basta-basta mag-jowa, mag-hook up kung kani-kanino. Hindi ka lang sasama kung kani-kanino, pipiliin mo yung sasamahan mo. Bakit? Lord, I made a commitment to you that you make me bold. No, hindi ka lang, no, yung buhay mo, lahat hindi nagbabibigay ng halaga sa prayer, sa devotion, sa Bible reading, sa worship. Pero Lord, make me bold. I want to be different, Lord. I want to be like your Son, Jesus Christ. Tama? Ibig sabihin, even yung music ngayon po, yung Christian, yung secular music. Pero ikaw, pipiliin mo, Lord, I will not listen to secular music. Ang papakinggan ko lang po, mga worship songs, mga Christian songs. Because I want to be bold. Even in movies that you watch. Maybe, no, sa panahon na ikay kasama rin ng mga coworker mo o ng mga classmate mo, Lord, make me bold. Make me. Sila marami. Ito yung mga ginagawa nila. Pero Lord, hindi ko yung gagawin. Sila nandadaya, hindi ako mandadaya. Sila nangungopia, hindi ako mangungopia. At Lord, kung nagkamali man ako, make me bold to accept yung kasalanan ko. Even in the area of my giving, hindi naman necessarily to giving ng pera sa church, but being generous. No, kung baga sila lahat, pagka mga, no, kasi minsan nakakalungkot, pag, kung, kailan, kung sino pa yung Christian, siya pa yung kripot. No, biro mo, pagbigayan, yung hindi Christian, sila yung malaki magbigay, pagdating sa iyo, kripot. Hello po mga kapatid. No, pero I believe wala pong ganun sa GUCCL. Amen. Pero alam niyo po, si Peter and John, they kept preaching. And because of that, may miracles na nangyari at a lot of people were saved. Bakit? Kasi ang prayer po nila, Lord, make us bold. Yung mga high priest po, yung mga religious leaders po, galit po sila. At even po, dahil hindi na sila mahandle, even ang Rome, no? Gumawa na po ng paraan. I'd like you to read with me in Acts chapter 5, the next chapter, in verse 18. Ano po nangyari sa kabila ng kanilang pagsunod? Lord, sumusunod ako sa iyo ah. Ano nangyari? They arrested the apostles and put them in public jail. But an angel of the Lord came at night, opened the gates of the jail, and brought them out. Then he told them, go to the temple and give the people this message of life. Wow! Kakahuli lang, kakagaling lang nila sa kulungan na. Ano raw, sabi uli, pinalaya sila uli, tapos sabi, gawin niyo uli kung ano ginagawa niyo dati. Tatlong attributes po ng boldness that we need to have if you're praying for a bold faith. Number one, boldness always and almost trigger spiritual opposition. Being bold for the Lord, almost and always, nagtitrigger po yan ng spiritual opposition. Sabi po ng verse 18, sabi Acts 5:18, sabi, they arrested the apostles and put them in public jail. Ano rin po? Inaresto yung mga alagad at nilagay sila sa public jail. Actually po, second time po ito sa loob ng isang linggo na sila'y kinulong. Hello po mga kapatid. Second time. Para maaring tanungin, Lord, nasaan kayo? Nag-pray kami. Pero alam niyo po, kasi nga hindi yun ang prayer nila. Ang prayer nila, Lord, make me bold. Kasi when you pray, yung dangerous prayer po yan eh, the Lord make me bold. Ano po yun? Parang, alam niyo po, when you come to know the Lord Jesus Christ and you want to be bold sa Lord, alam mo, sabihin ko na sa iyo agad, pwede kang pagtawanan ng mga tao. Pwede sila magsalita ng pangit at masakit sa iyo, sa likod mo. Minsan, even harapan. At pwede ka nilang i-criticize. At yung iba po, pwede nilang pagtawanan ka. They will make fun of you. Sabi nila, crazy people, to mga one-way guys.
No, lalo yung mga one-way generation nung panahon ko. No, kasi yung usong-uso yung one-way Jesus. Pero kapatid, it's okay. If you will live for Jesus, hindi po yan safe. And we need to be bold. People will really oppose you. Tingnan nyo po. Alam nyo po, if you will live for Jesus, maaari yung mga tao, pag mga gimikan, hindi ka na nila isasama. Pag may mga lakad po sila. Pag ikaw ay nagwi-witness ka sa school, to tell you, maaaring hindi ka sikat doon sa loob ng school. Hindi ka sikat doon sa klase. Kung sikat ka man, iba yung pinapasikat nila tungkol sa'yo. No. At kung ikaw po tumatayo sa pananampalataya, you are bold in your workplace, kapatid, pwede, hindi ikaw yung susunod na mapopromote. Because when you are bold in Jesus Christ, pwede ka nilang tanggalin. And it happened to me. I experienced it. Because I want to be bold in Jesus Christ. And I'd like to quote this. If you are not ready to face opposition for your obedience to God, you're not ready to be used by God. Okay? If you are not ready to face opposition for your obedience to God, you're not ready to be used by God. Kapatid, normal yan. If there's someone opposing you, be at peace. Amen. Kabahan ka pag wala nag-oopo sa'yo. Bakit? Baka mamaya kasama mo sila o kasama kanila. Number two, attributes of boldness. Boldness often releases God's miracles. How many of you gusto niyo makakita ng mga milagro sa buhay? Talaga masabi mo yung kamay ng Diyos yung kumikilos. Resulta yan ng boldness. Tignan yung verse 19, sabi, but an angel of the Lord, hinuli sila, but an angel of the Lord. Wow! Ngayon may manifestation na. Dati wala masyado manifestation na angels, but they prayed, Lord, make us bold. Ano nangyari? Sa kanilang pagsunod, there's supernatural manifestation na angels. Sabi, binuksan yung gate ng jail, lahat ng mga padlock, bukas yung jail, and brought them out. Inilabas sila ng mga anghel. Alam niyo po, si Luke po ito, no, si Luke po ito, and nung sinulat po ni Luke itong Acts, hindi niya po binigyan ng matinding emphasis kasi hindi siya na-surprise. Yung alam mo yun, dahil nag-pray ka, Lord, make me bold, alam mo, merong gagawing milagro, Panginoon. Kaya po nakalagay, ito, actually, wala pong, alam mo yun, exclamation point na nagsabi na, kasi parang ganito lang pag binasahin mo, but an angel of the Lord came at night, opened the gates of the jail, and brought them out. Why? Kasi really, when you follow the Lord, meron talagang supernatural manifestation. Pero hindi ka na ma-amaze dahil alam mo, sinusunod mo yung kalooban ng Panginoon. And like to quote this, when you walk in obedience to God, you won't be surprised by the miracles of God. Pag sumusunod ka talaga sa Lord, di ka na masusurpresa. Bakit ganito nangyayari? Why? Kasi alam mo, sinusunod mo, Panginoon. You will not be surprised. Amen. Number three attribute of boldness for Jesus Christ. Boldness always requires faith. Boldness always requires faith. And if you're writing down notes, ito yung pangatlo. Don't miss out on this. Okay? At kung babalikan po natin yung verse na ating pong binasa kanina in Acts 5:20-21, ano pong sabi? Ano nangyari? Ito yung sabi ng angel sa kanila after nila lumaya. Go to the temple and give the people this message of life. Teka. Kakakulong lang po namin sa loob ng isang linggo, dalawang beses kami nakulong. Babalik po kami uli ron. You prayed to be bold. You prayed to be bold. Kung ano yung dahilan na sila'y nakulong, balik kayo uli. Verse 21, so at daybreak, ano ginawa ni disciples? So at daybreak, the apostles entered the temple as they were told and immediately began teaching. Wow! Immediately began teaching. Kakagaling lang sa kulungan, sariwang-sariwa pa. Second time nila nakulong, pero ano ginawa?
Lord, make us bold. And they are there preaching. Immediately, agad-agad. Kapatid, you want bold faith? You need to have that kind of faith, that bold faith. If you're praying, Lord, make me bold. Kung ano yung ginagawa mo dati, gawin mo uli. Kung ano yung dahilan na kayo ay hinuli, kayo pinakulong, gawin mo uli. Naalala ko po, there's this story that was shared to me that a pastor missionary sa Saudi, this is a true story, no? I just forgot yung name po. Na nahuli po siya dahil, syempre, of course, nagmi-ministry siya sa Saudi, bawal po doon. And dahil doon, nakulong po siya, pinakagupit po siya sa berdugo. At yung berdugo, tuwang-tuwa po yan, nagagupit dahil trabaho niya po yan. And you know what, hinagupit po itong mamang pastor, no? At maga-maga yung kanyang katawan, sugot-sugot po yung kanyang katawan dahil doon sa hagupit, sa garote. And nung maayos-ayos na yung kanyang likod, kinausap niya po yung berdugo, yung bantay doon sa bilangguan. At ang sabi niya, pwede ba ako mag-share ng mabuting balita sa iyo? Sabi nung berdugo, pwede! Siyempre, pero alam nung berdugo kung ano gagawin niya, kasiyahan niyang parusaan to sa isang kondisyon. Hahagupitin kita uli. Sabi nung pastor, okay, deal. So nag-share siya ng mabuting balita. At after niya mag-share ng mabuting balita, anong ginawa ng berdugo? Hinagupit siya. So, wasak na naman yung kanyang katawan, magang-maga na naman siya dahil sa mga latay at tagupit. Then afterwards, nag-share na naman siya. Sabi niya uli, pwede ba akong magbahagi ng mabuting balita sa'yo? Sabi ng berdugo, pwede. Sa isang kondisyon uli, hahagupitin kita uli. At sayang-saya yung berdugo dahil doon. Nag-share na naman siya ng gospel, hinagupit na naman siya ng berdugo. But you know what? Sa pagpapatuloy nun, susunod po na senaryo, yung berdugo na yung hinahagupit. Bakit? Dahil yung berdugo, nakakilala na sa Panginoong Jesucristo. He received Jesus Christ as his personal Lord and Savior. Parang hindi kayo masaya doon. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng gawin ng Diyos dahil lang you stood bold for Jesus Christ. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng gawin ng Diyos sa pamilya mo. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng gawin ng Diyos sa campus mo. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng gawin ng Diyos sa trabaho mo. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng gawin ng Diyos sa community mo. Dahil lang nag-act ka ng boldness for Jesus Christ. One act of boldness can change everything. Alam niyo po, dahil nag-pray sila ng boldness, sumusunod sila sa Panginoon tuloy-tuloy, maring ang nangyari sa buhay ni Pedro, ano po? Maring si Pedro na pangasawa yung kanyang childhood sweetheart. Si John na pangasawa niya yung kanyang kachat sa internet. And they lived happily ever after and they love each other. No, at alam niyo po, maring nagkaroon po sila ng magaganda dahil sumusunod sila sa Lord, andun ang favor ng Lord. Nakapagputap sila ng magandang negosyo, nagkaroon sila ng business. At alam niyo po, dahil nga nandun ang favor ng Lord, dahil sumusunod sila, pwede pong si Peter and John, nakapagputap sila ng business na talagang business. At sa edad pa lang na 50, pwede na sila mag-retire, binenta na yung business nila. And they live happily ever after, kasama yung kanilang mga anak, kasama yung kanilang mga apo at yung mga susunod sa salin lahi. Pero alam niyo po, sana nga ganun yung nangyari. Alam niyo po, according dun sa mga contemporary historians, kung ano nangyari kay John, si John po, nahuli, at alam niyo po, nung hinuli si John, ang intention nila, papatayin nila si John sa pamamaraan na ilulubog po siya sa kumukulong mantika. But he did not die. But yun yung time po na exile po siya, papunta po dun sa island of Patmos, at doon niya po sinulat yung revelation. Si Peter naman po, no, according sa pag-aaral, no, he was martyred in Rome, and according sa tradition,
Siya po ay inuli, nung siyang ipapapatay, ipapako siya sa krus, sabi niya, ayoko maging katulad ng aking Panginoon. Ayoko mamatay katulad ng aking Panginoon. Kaya po si Peter, hindi siya pinako, katulad ng Panginoon, pinako po siya upside down. Yung ulo nasa baba. Kaya tingnan po natin mga kapatid, they prayed bold prayer. And boldness always come with opposition. If you want to be bold sa Lord, it always comes with opposition. Kaya kapatid, if you're facing opposition, you're doing right. Never worry to face opposition. Bakit? Kabahan ka pa nga pagka wala nag-o-oppose sa'yo. Bakit? Maybe you're just going through that. No, sa ginagawa po nila. Pero I believe wala pong ganun dito. Amen? Alam niyo po kasi, when you come to know the Lord Jesus Christ, totoo po, hindi pwedeng hindi natin ikwento yung ginagawa ng Panginoon. And I believe ito po yung kanilang pong sinabi. At pwede natin gawin to. No, sige po, next slide. What Jesus has done for me, I can't keep it to myself. At paano natin to apply personally sa ating buhay dito po sa ating church? If you really want to be bold for Jesus Christ, and if you want to see miracles of the Lord working in your life, and if you really want, no, to make the name of the Lord Jesus Christ manifest in your life, glorified in your life, ano pong sabi? No, tingnan niyo po si Peter, ito po yung kanila pong stand. What Jesus has done for me, I can keep it to myself. Kahit anong pigil sa kanya ng mga tao, Lord, make us bold. Lord, pakinggan niyo yung mga threat nila, Lord. Papatayin nila kami. Lord, alam ko naririnig niya yan. Lord, make us bold. And you know what? Ano pwede natin gawin? Tatlong bagay lang po nilagay ko, pwede po natin dagdagan yan. But boldness to believe God answers prayers. Kaya yung prayer natin, we pray bold prayers. Hindi tayo magpe-pray ng comfort. Hindi tayo magpe-pray lang ng protection. Yes, we will pray for that. We need that. But praying bold prayers is the thing that really, if you want to see miracles of God working in your life, we pray bold prayers. Pangalawa, boldness to love enough to invite someone to church. If you really love God, hindi pwede. No, kung talagang bless ka ni Lord, hindi pwede hindi ko ipalita yung aking nakita at narinig. Ang sarap sa church. Binago yung buhay ko. Amen. You invite someone. Amen. And thirdly, boldness to share your faith. Boldness to share your faith. Boldness to really preach the Word of God. Boldness to declare yung pananampalataya mo. Na merong nagbayad ng buhay ko, merong nagbayad ng lahat ng kasalanan ko, hindi ko kailangang magbayad, hindi ako karapat-dapat, pero may nagbayad sa akin. And His name is Jesus. Amen. I'd like to quote this. Malapit na po tayo matapos. You will never fulfill your calling in your comfort zone. Kapatid, you will never fulfill your calling in your comfort zone. You will never. Wala sa comfort zone yung calling natin. Because Jesus Christ, He really sacrificed His life. And next, you have no idea. Kaya kapatid, I want to tell you, yung bold act of faith mo lang, one bold act of faith, di mo alam kung ano yung pwedeng gawin ng Panginoon. Amen? Actually, when I shared, nung ako po yung nag-substitute doon nung grade 5 yung mga estudyante, sa grade 5 students, sino mo mag-iisip that this grade 5 students may malaking magagawa yung ginagawa mo? Di ba grade 5, ang inisip pa niya, more of them, laro. May mga kalokohan pa sila. Notorious po yung batch na yun. But you know what? May isa po doon na ginamit ang Panginoon at ginagamit din po siya sa mga classmates niya hanggang ngayon. Yung batch po nila. And one of them, isa po, primary leader po natin. Why? Because a bold act of faith. You have no idea what God may do through one single act of boldness. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng gawin ng Panginoon. No, hindi mo alam kung ano yung pwedeng gawin ng Panginoon. You have no idea. Amen? Diyan po ba tayo mga kapatid?
Okay? You have no idea. And lastly, I'd like to close in this verse in Mark chapter 8 verse 38. Si Jesus po may sabi nito. Ano pong sabi ni Jesus? If anyone is ashamed of me, sino man ang kinahihiya ako, at yung mensahe, yung good news, dito sa adulterous and sinful days or generation, the Son of Man will be ashamed of that person when He returns in the glory of His Father with the holy angels. Ano yung sabihin? Yung ikahiya ko dito sa daigdig na to, sa henerasyon na ito, ikakahiya ko rin sa harap ng aking Ama at ng mga anghel. That's why the disciples are praying, Lord, make me bold. Make me bold. Make me bold. Make me bold. Tayo po ay manalangin. Habang nakatungoy ulo, nakapikit yung mata, let's come to the Lord. Father God, in the name of Jesus, Lord, ako po ay nananalangin sa isang simbahan na puno, Panginoon, ng mga tagasunod ni Hesus Kristo na merong bold and courageous faith, dangerous kind of faith, Lord. At kapatid, kung nandito ngayon, I pray na isa ka doon sa magpipray mula ngayon hanggang sa mga susunod na 7 araw. And of course, we will see each other sa Sunday dahil mamimiss mo yung time na kasama mo yung Panginoon at kasama mo yung mga kapatid mo sa pananampalataya. And that's boldness in faith. Dahil babalik ka next week. At within this week, you will pray, Lord, make me bold. At ngayon, sa oras na ito, habang nakatungoy yung ulo, nakapikit yung mata, huwag mo itataas yung kamay mo kung gusto mo lang impress yung katabi mo. O huwag mo itataas yung kamay mo kung parang, alam mo yung gusto mo lang, parang feel mo lang. No, itataas mo yung kamay mo dahil gusto mo magpagamit ka sa Panginoon. Sa oras na ito, if you are that person, if you want to be bold for Jesus Christ, sa oras na ito, habang nakatungo yung ulo, nakapigit yung mata, taas mo yung kanang kamay mo. If you want to be bold for Jesus Christ, taas mo yung kanang kamay mo. Right now, habang nakayuko, nakapigit yung mata, taas mo yung kanang kamay mo. Right now, if you want to be bold for Jesus Christ, I pray for you. Father, we thank you, Lord, sa mga kapatid na to, Panginoon, na handa pong maging bold para sa inyo, sa kanilang pananampalataya. Lord, over the next few days, 7 days, even Lord, sa haba ng buhay po namin, Panginoon, Lord, I pray for the spirit of boldness, that the Holy Spirit, Lord, would come upon your people. Hindi kami, Lord, yung magiging parang weird or annoying na bold, Lord, but we will be, Lord, appropriately, lovingly, full of grace, standing up for the name of Jesus, the name that is above every name. Lord, salamat po na sa mga susunod na 7 araw na ito, as we see each other next week, we will see, Lord, time and time again. Nakikilusin niyo kami, Panginoon, e-empower niyo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, to represent, Lord, your glory here on earth, Lord. To represent your goodness, the goodness of your Son, Jesus Christ. Lord, I pray that you make us bold. And kapatid, kung nandito ka ngayon, alam mo ba, si Jesus, binayaran niya yung hindi mo kayang bayaran. He loves you so much. Sa oras na ito, kapatid, if you are that person na kanina tinanong natin, how amazed are the people sa'yo? How amazed are the people with your bold faith? Ikaw ba yung tao nandun sa lower portion, no? Are you that person? Or are you that person na bold? But if you're on the lower end, nasa mga 2-3 pastor, kung ikaw yun, right now, ilapit mo yung sarili mo sa Panginoon. And I want you to pray with me this prayer.
No, taas mo lang yung kanang kamay mo sa Panginoon. You want to be bold for the Lord. And right now, just pray with me. Today, Lord, I'm turning from my sins. I want to follow you, Jesus. I don't care sino yung nanunood. By faith, binibigay ko po yung aking buhay sa inyo boldly mula sa oras na ito. Jesus, iligtas niyo po ako. Baguhin niyo po ako. Binibigay ko na po yung buong buhay ko sa inyo. Salamat po. And church, sa oras na ito, pwede ba tayong lahat ay tumayo? Come on, let's celebrate Jesus. Kung yung katabi mo nagtaas ng kamay, no, pwede ba kung lalaki sa lalaki, babae sa babae, pwede bang bigyan mo ng masarap na yakap yan? And sabi mo sa kanya, God loves you. I love you with the love of the Lord. And pwede po ba ito? Right now, pwede ba nating taas yung ating kamay sa Panginoon? Pwede ba nating taas yung ating kamay sa Panginoon? Thank you, Jesus. Father, our Heavenly Father, right now, Lord, forgive our sins. Jesus, iligtas niyo po kami, Panginoon. Baguhin niyo po kami, Panginoon. Punuin niyo po kami ng inyong Espiritu so that, Lord, makasunod kami, Panginoon, makapamuhay ayon sa kalooban niyo. Lord, make us bold. Yung buhay ko po, Panginoon, ay hindi sa akin, kundi sa inyo. Binibigay ko po ito sa inyo, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name I pray. And all God's people say, amen and amen.